si Oscar uli nagbabalik. Continuation dun sa last tutorial na ginawa natin. Yung sa paano ka magpag-sign in sa affiliate market ng Shopify para makasunod kayo sa tutorial na gagawin ko. And ngayon, since nag-sign in na tayo, babalik tayo uli dito sa Shopify partner para mag-sign in kayo, no? And then we'll show you kung paano ginagawa yung or para magkaroon kayo ng familiarization tungkol dun sa Shopify website. So yung ginawa mo, bali ilagay mo lang yung email mo ulit, then yung password mo para maka-sign in ka. Alright, sign in. From here makikita mo yung bali platform ulit, right? Ito yung where you can create dito sa kung para sa client mo yung gagawin mo yung store or para sa'yo, dito mo yung click. Kaso meron ka pang you need to fill up information dito, alam ko, after clicking this. Ito bali yung manage store. Let's say if you have a client from virtual assistant, no, na ginagawa mo sa mga dropshipper para magkaroon ka ng access sa kanilang store. Ito naman yung affiliate marketing na sinasabi ko, kung saan pwede kang magkaroon ng cut sa kanila if you are doing promotional or tutorial sa mga or kaya i-sineshare mo yung website nila para kuhain ng ibang mga tao. Okay, that makes sense. And setting resources. Anyway, we're gonna go to the development store and we will create your own store. So dito kailangan mong magkaroon ng password, store name. Gawin natin store name mo is, let's say, lagay na lang natin Snoop Dog. Sample ko lang to, no? Pero kung kayo meron kayo talagang store nyo, so yun ang gagamitin yung name. Because this is a tutorial, ito yung gagawin natin, ito yung ginawa ko na store ko. So kanina dog shop, right? So password, ganun pa rin ako, gamitin ko pa rin yung e-commerce 6 page, right? So fill up nyo to para makapaggawa kayo ng webs. What the heck? Wait. E-commerce 6 feet. Okay? So, ganun lang. Address, lagyan nyo. Just for the record kasi siyempre kailangan nyo information. Kaya nyo gagawin to. Right. Calgary. Just type in your present address. T2K1B7. Okay? And then, I wanna have this. Okay, Canada, we're good. I think we're good. And then, just save that information para makapag create tayo ng website natin. Okay, save it. Sit tight, we're creating your store. Okay, never. So you can see here, mag-iiba yung platform ng makikita nyo yung dashboard. So ito na yung magiging pinaka-interface ng Shopify. Doon sa kanilang pre-trial, ito lalabas. Ganito yung itsura ng actual Shopify store, no? So, ganitong-ganito siya. Parehas na parehas siya. Yung nga lang, ginawa natin, nag-access tayo sa under para
masundan nyo itong ginagawa ko sa inyong explanation ko noon sa inyo. Kung gagawin nyo yung trial, it's only take like 14 days. So, hindi nyo ako, there's no way na makakasubaybay kayo. But the same format you're gonna get when you have those pre-trial and anumang packages, ito yung pinaka dashboard ng Shopify. Just so you know, guys, I myself, I'm not really good. I didn't, you know, study graphic design, or, you know, I don't have a background on website designing or whatever. It's all about learning. I just learned this thing from experience, and also I went to sa mga tawag dito sa mga digital online courses, and I've been in the business for many years dun sa account ko sa B-roll production. So I learned, you know, doing all this. It's not actually really hard, you know. As long na meron kang passion tsaka yung drive, no, para gawin yung bagay na yon, and believe it or not, kaya mo, magagawa mo yon kung talagang willing kang gawin yung isang bagay, right? So I didn't take any graphic designing or website or ganito school. I just do it all in online, like courses that I take, all right? So anyway, without further ado, I'm just gonna show you and tour around what Shopify platform is. Okay, ito yung harapan niya. Bali, kung saan dito napapaloob yung mga orders, right? So, wala pa. Bali, zero pa tayo rito kasi wala pa tayo ni produkto na nakukuha. And magtatanong kayo, sasabihin nyo, saan kaya makukuha yung ano, product? O saan ina-outsource yung produkto? And I will explain that to you later. For the time being, we're gonna go over to your store, right? So, ito bali yung kung saan yung inventory dito sa loob ng Shopify. Tapos, collection, meaning kung saan yung produkto babagsak. So, ito yung homepage. Wala pa halos, no? So, i-create natin yan step by step, right? And ito, gift cards, kapag ka meron kang mga tinatawag na mga promotional, no, dito mo siya i-click, no, at dito ka gagawa ng let's say percentage promotional gift item para ibibenta mo sa ano mo, sa store mo. Customers, understand the customer, parang ano lang to, it's just parang dito yung makikita kung yung order ng tao pumasok or hindi. Okay, so analytic, ito yung pinaka report kung ano yung sales na pumapasok sa'yo, ilang paano mo matatrack kung yung mga order mo, as well as dito na rin napapaloob yung tungkol sa Facebook advertisement, right? So andyan dyan lahat yan, kung pati yung kinita mo, yung daloy ng customer, yung may bumabalik o maalis, conversion rate, no, kung gaano karami yung, let's say, na pumunta na doon sa store mo tapos umalis, hindi tinuloy yung purchase. So under ito lahat yon, it's all analytic na status under ito lahat, for you to have an idea kung paano ka mag ma-market, right? So ito reports, yun nga, ito yung order ng tao, saan ang galing yung order. So, nandito na papaloob lahat yun. Okay.
Okay, tapos na tayo dito. Ito yung bali yung back, no? Back ends, kung saan mo gagawin yung mga order na ipapasok sa'yo at pagpipresyo ng produkto mo. And ito naman yung actual link dun sa website, right? So, ang Shopify, meron silang team na ready na, no? Meron silang gawa na. Ito, gaya nito, may pre-teams. Makikita mo doon, sa click natin. Mga ready-made na siya. Let's say click mo ito. Mostly apparel siya, no? Apparel store. Ayan, no? Ngayon, pag kinik mo itong ad simple, ito yung template niya na kumbaga babaguhin mo na lang ng konti, titwist ka na lang ng konti, no? And you can also customize, you know, kung anong gusto mong gawin sa website na yan. So basically ito yung mga ready na, right? Kung let's say ang product na bebenta mo tungkol sa mga equipment or sa mga gamit sa bahay, you know, I mean, anything is there. Everything is there, I mean. So, it's to watch naman siya. So, ganun. Bali, meron na siya ang Shopify na team na ready-made na. Meron naman yung tinatawag na customize. Ngayon, kung talagang magaling na magaling ka at you have all your creative and idea, no, sa paggawa ng website, mas magandang gamitin ito para ma-optimize mo ng gusto yung website mo. Okay? So, papakita ko lang sa inyo. If you click this button, dadaling ka niya dun sa talagang actual. Ito na yung magiging look ng website mo. Yan. So, from there, yung pinaka-website naman mismo ang gagaluin mo rito. Dito sa site na to, right? Yan, sa home catalog. Wala pa kasi, hindi pa tayo gumagawa ng tawag dito, mga product mismo, no? Tsaka yung, say yung mga terms of service, yung privacy policy, hindi pa natin nagagawa yan. So, that one, explain it to you later, okay? So, ayan, makikita nyo yung header. Dito naman, explain ko rin sa inyo yan further sa susunod. Kasi, ayan, bali kung, let's say, yung produkto mo nandito na, i-ayos mo, let's say, in a three-layer format. So, lalabas siya three-layer format, right? O, two-layer lang, gusto mo lalaki. O, isa lang, di ba? So, ganun siya. Dito ginagawa yan. Yung sa actual website na. And then, kung gusto mo bumalik uli, ito yung footer, bali yung sa, ito nga yung sinasabi ko sa inyo, yung dyan nilalagay yung TOS, Terms of Service, Privacy Policy, at saka kung ano pa yung mga dapat na ilagay mo importante sa website mo. Okay? Here, social media, kung yan o, lalagay mo na yung account mo rito, para makagawa ka ng market mo through organic way. All this, I'll explain it to you on the next video. I just wanna tour over you guys, you know, kung ano yung Shopify platform. So, babalik tayo doon. Click this arrow button para makabalik. You know? Leave the site, okay? Doon. Okay, ito na naman ulit tayo, right? So, dalawang funnel. Ito yung sa loob, sa back, you know, sa back ends ng Shopify, kung saan ka mag e-edit din sa loob. Dito rin papasok direkta yung product na i-import mo from Oberlo. And that's another thing na i-discuss ko sa inyo. So, ito yung online, right? So, dalawang klase, right?
Kung saan ito yung actual website store. Right? Blog post. Nandun yan. Nakapapaloob dun sa website. Pages. Navigation. Okay? Footer menu. Ayusin natin yan lahat. Step by step. Dalagay natin lahat yung mga dapat na nandiyan dyan. Step by step. Right? So, preferences. Dito kung saan ilalagay nyo yung Google nyo. Google Analytics. This is a long process kasi medyo ano na yan. Medyo advanced na to kasi kailangan nyo mag-create ng Google Analytics nyo. Facebook Pixel, which is very important para sa inyong Shopify store. Ito kung saan yung your Facebook account, no, sa Facebook Business Manager, Facebook Pixel, ilalagay natin dito para makonect siya sa Shopify. Lahat ng produkto, lahat ng nangyayari sa website mo, dyan sa Shopify store mo, is matatrack both from Shopify and Facebook. That makes sense? Medyo, alam ko, medyo nganga na kayo, medyo nakakalito na, no? Dahil medyo malalim yung sinasabi ko na. But I will explain that to you further, step by step. For now, I'm just touring you around what is Shopify Store. Right? And dito, kung saan domain name. Okay? If you're going to, you know, have a website, you need to have a domain name na hindi nakakonekta sa Shopify, your own business. So, let's say, Snoop Dogg Store dot at kung ano yung product na ibinebenta nyo o kung ano yung maisip nyo na produkto na related sa product na ibinebenta mo. So, that I will explain that to you next time. I think you guys have an idea of what is that is, okay? So, to navigation page, blog post. So, ito yung dun sa website mismo. Doon ini-edit, okay? And dito, yung sa loob ng or back-end ng Shopify. Right? Lahat ito, explain ko sa inyo step by step sa susunod na video kasi ngayon pa lang naka 18 minutes na tayo, right? And another thing, isang napakalaking bagay na to, so sa next video na gagawin ko is ilalagay sa store nyo, Shopify, unang-una muna is ito, overlaw. Okay? Kukunin na natin right now kasi para maintindihan niya kung ano sinasabi ko. Okay. You need to have the overlaw. Okay? Ito yung overlaw, bali ano siya, extension siya na kung saan yung produkto na kukuhain natin sa outsourcing product natin sa AliExpress. That's another thing, right? AliExpress website, kung saan yung AliExpress is a company in Asia owned by Alibaba na nag-a-allow siya para sa lahat ng mga businesses as a dropshipper kung saan kinukuha yung produkto sa kanila. Na-explain ko na yata yan doon sa unang video ko sa inyo, right? AliExpress will send the product to Overlaw. They are connected and then Overlaw pass the product to your Shopify store. So, ganun siya. They are all connected. So, importante itong Overlaw para sa ika-easy, kadadali ng transaction. You can also do it manually pero I suggest na gamitin tong overlaw para pag import ng product sa iyong Shopify store. So let's click this button. Bam, okay? So i-connect ng overlaw tong
yung Shopify store sa kanya. So ayan na yung website domain for now. Then just click the button. Right? See, 20 minutes na. It's too, you know. Okay, so meaning install the app. Okay? They are one now. So the Overflow is like a bridge from Wix company na pwede siyang tumanggap ng produkto from AliExpress to Overflow to Shopify. So this is one important thing na mailalagay mo sa iyong apps sa Shopify. And marami pa para ma-optimize yung Shopify website mo. Does that make sense? Am I making sense here? Kung naiintindihan niyo ako, taas ang kamay. Okay? Okay, so ayan na. Pumasok na yung Overflow sa inyo sa apps mo. Which is very, very important. So, next video, explain ko sa inyo lahat yung pagpasok ng produkto nyo sa Overflow to Shopify at paano kayo magpepresyo ng produkto nyo, paano nyo makikita o mahanap yung produkto na magiging niche nyo, kung tawagin niche, para sa inyong website. Well, I think mahaba-haba na to. Sa susunod na video, abangan nyo yung next video natin. And I think you're gonna learn a lot. Okay, so as always, wala kayong ibang gagawin kundi subscribe sa button, smash that button on our YouTube channel. And click your notification para makasunod kayo sa lahat ng posting namin sa Monkey Media Marketing. Anyway, maraming salamat. Keep watching us and stay safe sa Pilipinas, anywhere part of the world sa lahat ng Noypi. Have a good day. Bye.